Kumusta kayo mga boss sa lahat ng ating mga kasamang hug racers, sa mga viewers natin at yung mga kasama natin sa group. So gaya ng nasabi ko sa inyo, meron tayong pag-uusapan tungkol dito sa Ambrook Sitel mga boss. Kasi pag nagtatay yung mga alaga ninyo, merong ubo, sipon, lagi ko itong inire-recommend. Bakit nga ba ganun mga boss? At pag-aralan natin ng medyo malalim-lalim itong bagay, itong call sa Ambrook Sitel. At hindi lang yan mga boss, ano? So, magdidig deeper tayo doon sa content nito. Hindi lang doon sa brand name. Kasi ako mga boss, kung nahalata ninyo, wala naman akong pakialam masyado doon sa mga brand name. Ang mahalaga sa akin is yung content ng product mga boss. Kaya pag-usapan natin ito, lalo na sa mga nag-aabang, sa mga kasama ko sa group chat mga boss. At kung hindi pa kayo kasali or kasama sa ating group chat sa Messenger, so chat nyo lang ako, please po, sasabihin ko sa inyo, paki-chat nyo po yung pangalan ko or paki-PM po ako, hanapin nyo yung aking pangalan sa Messenger or sa Facebook mga boss, at i-PM nyo po ako, huwag nyo po akong asahan ako yung mag-PM sa inyo, kasi minsan yung mga account niyo sa YouTube ay iba doon sa Facebook, kaya mahirapan ako maghanap mga boss. Kaya kung meron talaga kayong concern sa inyong mga alaga mga boss, basic lang naman yung alam natin. So paki-PM po ako sa aking Messenger at Facebook account mga boss. So salamat at umpisahan natin ito mga boss. Carnoso, well-raised pigs for healthy living. Yung ating Wind Dragon Strong Vita mga boss, salamat po sa mga nag-o-order nito ng paulit-ulit. At sana po mag-order kayo doon sa mga hindi pa naka-order. I-PM nyo po ako, wala po ito sa mga aggravate, wala po ito sa lahat. Lahat, i-PM nyo lang ako, contact nyo po ako mga boss. Sasama ko kayo sa group natin sa Messenger at pwede kayo doon mag-order nito sa akin mga boss. So PM nyo lang ako, napagaganda po nito. At para laging kondisyon yung mga alaga nyo, mabilis lumaki yung mga fatteners nyo, magandang maggatas yung mga inahinin nyo, yung mga buntis naman is maayos yung kanilang kondisyon. Lalo ngayon mga boss, napakarami yung nagkukonsulta sa atin na yung mga buntis nilang baboy ay hindi kumakain, nangihina. Sana mga boss, doon tayo sa prevention na side. Itong Wind Dragon Strong Vita mga boss, nasa prevention po ito na side. Sana po ay gamitin ninyo para laging kondisyon yung mga baboy ninyo, maka-skip sila doon sa pagkakasakit mga boss. Napaka-importante po nito. Ito po ay feed premix mga boss or feed enhancer. So kailangan ito ng ating mga alaga. Inahin man yan, barako man yan, fattener man yan, biik man yan. So mga boss, try ninyo. Salamat po sa inyo. So bago ang lahat mga boss, meron pala akong ipopromote yung aking second channel sa YT mga boss. Sana po supportahan po ninyo yung aking mga video pati yung aking isang channel mga boss. Ito po yon. Salamat po sa inyong palaging pagsuporta. So ano nga ba mga boss yung content ng ating Ambrook Sitel? So pag-aralan natin mga boss, sabi ko nga sa inyo, wala tayong masyadong kinalaman doon sa brand ng product, okay? So doon tayo sa content. Yung kailangan ninyo malaman sa mga antibiotic mga boss or mga antibacterial medicines mga boss is dalawa yan. Meron yang brand name or kahit ano namang mga gamot mga boss. Meron yang brand name, meron naman yang generic name, okay? So yung brand name mga boss, yun yung ipinapangalan ng mga company or yung nag-create ng product na yon or yung item na yon mga boss, ano? So silang bahala magpangalan nun. Halimbawa, meron kang anak, so yung parents yung nagpapangalan sa kanilang anak, syempre. At kung anong gusto nilang ipangalan doon sa kanilang anak, wala tayong pakialam doon. So same dito boss sa ating Ambrook Sitel, wala tayong pakialam kung ano mang ipangalan ng company sa product na to, kung Ambrook Sitel or any other names mga boss, bahala sila doon. Yung ating pakialam dito mga boss is yung content nito. So doon tayo doon sa generic name nito mga boss.
Okay, so kasi doon sa generic name, malalaman natin yung content ng product na to. Okay, so yung generic name nito mga boss ay amoxicillin plus tylosin plus bromhexin. Okay? So bakit nga ba napakaganda nito para sa pagtatae, ubo, sipo ng mga alaga ninyo doon sa mga infection sa kanilang alimentary tract, papunta doon sa mga intestinal tract mga boss, sa urinary tract mga boss, doon sa respiratory tract mga boss. So, parang sabihin na nating all-in-one package itong Ambroxetil mga boss, okay? So, minsan lang, so hindi ko inire-recommend masyado yung mga powder medications mga boss, doon sa hindi maayos yung kanilang painuman. Kailangan talaga pag mga powder medications mga boss, maayos po yung inyong mga painuman or drinkers. Kasi pagka ilalapag nyo lang doon sa pakainan itong mga gamot na ito, nakahalo sa water, lalapag sa pakainan, is marami ang pwedeng mangyaring mga contamination. Maaaring malagyan ng ihi, tae, dumi, makukontaminate mga boss. Kaya mas maganda talaga meron kayo mga automatic drinkers para dito sa ating paggagamot ng powder. Okay mga boss, so bahala kayo, dapat malinis yung pagbibigay natin nito. Kasi kung hindi rin lang malinis, minsan nire-recommend ko talaga na inject na lang kung talagang hindi maayos yung painuman kasi para mas mabilis. Pero ngayon, pag-aralan natin ito mga boss, bahala na kayo, basta ito powder medication para sa pagtatae, ubo, sipon mga boss. Oh. At yun, kahit yung alaga ninyo is matamlay at merong lagnat, ibig sabihin may infection na nangyayari, bacterial infection. So, pwede rin ito mga boss kasi ito may amoxicillin, tylosin. Okay, so pag-aaralan natin ng mas malalim yan. Pero punta muna tayo, ano ba yung bacteria mga boss? Ano? So, yung mga bacteria mga boss, isa yan sa mga pathogens na nagdudulot ng sakit sa ating mga alaga. Alaga man yan, hayop, tao man yan. So, pagka merong bacterial infection or dumadami yung bacteria sa loob ng ating katawan, so nagkakaroon tayo ng sakit. Kaya nga mga boss, pagka nagkakaroon tayo ng bacterial infection, tumataas yung init ng ating katawan, nagkakaroon tayo ng lagnat. Ibig sabihin nga, pagka yung baboy mo matamlay, may ubo, nagtatay, kadalasan yan is nagkakaroon sila ng lagnat dahil meron ng bacterial infection doon sa kanilang katawan. Kaya nga, di ba, pagka walang lagnat, matamlay lang yung baboy mo, cause lang ng mga stress, ang ibinibigay ko sa inyo ay vitamins at saka electrolytes. Pero pagka matamlay na talaga at may lagnat lalo, bacterial infection, antibiotic na tayo mga boss. So itong Ambroxetil, pwede yan sa mga bacterial infection kasi ito po ay antibacterial or antibiotic mga boss kung tawagin. Ito ay merong amoxicillin at tylosin. Meron pang bromhexin. Yung bromhexin na yan mga boss, so ganito ano, sa ubo at sipon, okay, so may ubo at sipon yung alaga mo because of bacterial infection. Doon yan sa respiratory tract mga boss. So kung may bacterial infection, kailangan mo ng antibacterial or antibiotic mga boss. Okay, so yan yung ginagamit natin. Ano nga ba yung bromhexin? Kasi amoxicillin, tylosin, antibiotic yan or antibacterial. So, papatayin yan yung bacteria or i-stop yung pagdami ng bacteria. So, ganun kasi yung mga antibiotic mga boss ha. Tandaan ninyo, ang mga antibiotic, hindi lang sila pumapatay. Depende yan sa kind of antibiotic. May mga antibiotic na pumapatay ng bacteria, meron naman ini-stop lang yung pagdami ng bacteria. Halimbawa yung tylosin, ang tylosin po ay hindi yan pumapatay basta ng bacteria. Tawag sa tylosin ay bacteriostatic. Ibig sabihin mga boss, ini-stop lang yung pagdami ng bacteria. Yung amoxicillin mga boss, tawag sa kanila is bactericidal. Ibig sabihin yung amoxicillin, may kakayahang pumatay ng mga bacteria mga boss. Pero hindi ibig sabihin na yung amoxicillin at tylosin kayang patayin lahat ng bad bacteria. Hindi ganun mga boss. Meron lang yang
pinapatay ng mga bakterya, hindi lahat. So kailangan alam talaga natin yung mga antibiotic na dapat gamitin kapag ka may sakit yung mga alaga natin. Hindi basta antibiotic or antibacterial is banat ka lang ng banat. Hindi yun ganun mga boss ha. So kailangan alam mo yung antibiotic na gagamitin mo para sa sakit ng alaga mo. Okay? So ganun yun mga boss. So yung bromhexin nga mga boss, aside from antibiotic kasi pagka may sipon o robo yung alaga mo, may plema yan mga boss sa loob ng katawan. So kailangan natin ng bromhexin kasi ang bromhexin po ay mucolytic. Ibig sabihin ng mucolytic ay nilulusaw yung plema at ilalabas. Okay, para madaling ilabas siya. Kasi kahit naman patay na yung bakterya, kung matigas naman yung plema, mahihirapan ding mailabas yung plema na yan. So kailangan natin ng bromhexin. So nag-a-act ito as mucolytic mga boss. Okay, sana naintindihan ninyo. At punta tayo doon sa ating computer para mas madiscuss pa natin ng maayos itong about sa amoxicillin at tylosin. Bakit maganda ito sa pagtatae, sa ubo at sipon mga boss. Okay? Yan mga boss, yan po yung ambroxetil mga boss ha. So nasa ano naman? Amoxicillin, tylosin, bromhexin mga boss. So yan yung ambroxetil. Okay, so marami naman yung ibang product na merong pang content ng amoxicillin at tylosin. So hanapin nyo lang halimbawa niyan yung primoxil mga boss. So madami yan, basta yung mahalaga yung content ng product or yung generic name ng product, hindi mismo yung brand name mga boss ha. So be aware of that mga boss. Salamat po. Okay, so mga boss yan. So nakikita ninyo meron tayong table. Okay, so yung link ng table na yan, so ilalagay ko sa description sa ibaba. So paki-click na lang yung link para makita din ninyo yung table na yan. So nasa isang website yan mga boss. At yan naman ay talagang credible na website mga boss. So itong table natin mga boss nakalagay dito, yung mga bacterial infection or mga bacteria, at naka-indicate dito kung ano yung mga antibiotic or antibacterial na pwede nating gamitin sa kanila para sila ay mapatay o ma-stop yung pagdami nila. Kita niyo dito sa mga rows mga boss, yan yung mga bacteria o mga sakit ng alaga natin. At dito naman sa may columns mga boss, may kita nyo sa may taas, bandang taas, nakalagay dyan yung mga basic na mga antibiotic mga boss. Hindi lahat ng antibiotic nandyan mga boss, pero yung mga standard or basic na mga antibiotics andyan mga boss. At yan ay common naman na ginagamit hanggang sa ngayon. Okay? So meron man tayo mga ibang antibiotic ngayon, yan ay product na lang ng new technology mga boss. Okay? So, doon muna tayo mag-aral sa mga basic para matuto tayo ng maayos. Okay? So, makikita ninyo yung amoxicillin nasa pangalawang column mga boss. Okay? So, makikita ninyo dito, may nakalagay naman amoxicillin sa taas. So, yung amoxicillin makikita ninyo, yung mga check na yan, yan yung mga sakit o mga bacteria na kaya niyang pagalingin. Okay? So, yan. So, meron yan, no? Marami. So, punta muna tayo doon sa mga nagkukos ng pagtatae. Okay? Ano nga ba yung mga nagkukos ng pagtatae ng ating mga alaga? Yung mga alaga natin, mga boss, lalo kung bagong nagtatae pa lang, commonly yan ay cause ng E. coli. Okay? So, E. coli yan, mga boss, lalo kung halimbawa nag-overfeed tayo, nagpakain tayo ng medyo madami. Ang nangyayari dyan dahil sa indigestion o hindi matunawan yung ating mga alaga, okay, so dumadami yung E. coli mga boss. Kaya kadalasan pag nag-uumpisa pa lang yung pagtatae, kailangan natin ng mga antibiotic na kayang patayin yung E. coli bakterya. So isa nga dyan mga boss yung ating amoxicillin. Okay? Amoxicillin. So ano pa yung kayang patayin ng amoxicillin pagka may pagtatae yung ating mga alaga? So kadalasan yung ibang pagtatae naman, lalo kung severe scouring na,
lalo kung may dugo na yung ating yung tahi ng ating mga alaga, mga boss, yan ay nahuhulog na sa salmonella. Okay, so salmonellosis, mga boss. Okay, so yung pagtatay na yan pagka meron ng dugo yung tahi ng ating mga alaga. Okay, so yun nga, pag meron ng dugo o kaya medyo madilaw na, matagal nang nagtatay yung alaga mo tas biglang dumilaw yung kanyang tahi na may halong dugo, kadalasan yan ay salmonella na, mga boss. Yung amoxicillin natin, kaya pa rin yang pagalingin yung salmonella ng ating mga alaga pag mayroon silang salmonella, mga boss. So yan, so sa pagtatay, ayos yan, mga boss, yung ating amoxicillin, lalo kung nag-uumpisa maging doon sa severe scouring na salmonella na. So yan, mga boss, so kaya pa rin yan. Kita naman ninyo, meron yang mga check. Okay, so andyan, no, kita ninyo, amoxicillin, may check sa ikulay, may check rin sa baba, doon sa may baba na salmonellosis, mga boss. Okay, so yan yung ating amoxicillin, mga boss, ano. Okay, so yun yung kayang pagalingin ng ating amoxicillin sa pagtatay, yung ikulay, kaya niyang patayin pati yung salmonella, mga boss. At alam nyo naman na ambroxetil is meron tylosin din. Meron ding tylosin, mga boss, ano. So tingnan ninyo doon sa last natin na column, merong tylosin. Nakacheck naman doon sa baba yung swine dysentery at saka yung porcine enteropathy. Okay? So yung porcine enteropathy, same yan sa elitis. At yung swine dysentery naman, yan yung pagtatay rin. Pati yung porcine enteropathy, pagtatay rin yan. Okay? So yung porcine enteropathy or elitis, yung mga ano yan, yung pagtatay niya na halos pareho lang ng E. coli, mga boss. Pagka nag-umpisang magtay yung baboy mo, E. coli pa lang, pero pag nagiging severe na yan, napupunta na yan sa elitis or porcine enteropathy at papasok na rin yung swine dysentery. Yung swine dysentery, mga boss, yan yung tahi ng baboy natin na medyo may uhog na, parang may sipon, mga boss. Pwede rin yan na parang mapula or kulay tsokolate na, mga boss, na pagtatay yung swine dysentery. Okay, so kaya yan ng ating tylosin, pati yung elitis na yan, mga boss. So yan, so kita naman ninyo, yung combination ng amoxicillin at tylosin, maganda yan para sa pagtatay kasi sakop niyan halos lahat. Yung E. coli, salmonella, swine dysentery, porcine enteropathy. Kaya maayos talagang combination yan ng antibiotic para sa pagtatay. So punta naman tayo doon sa problema sa respiratory or kapag may sipon at ubo yung inyong mga alaga. So sa amoxicillin, mga boss, mayroon niyang nakacheck doon sa chronic respiratory disease, mga boss, ano. Kasama rin yung doon sa baba. Okay, sa baba makikita ninyo doon sa generalized bacterial infections. Okay, so that is generalized. Siyempre, kasama pa rin yung infectious or infections sa ating respiratory tract. Punta naman tayo doon sa tylosin, okay? So, isa din sa sanhi ng ubo at sipon ng ating mga alaga is yung enzotic pneumonia. Yan nga yun kasi, di ba? Yan nga yun, pagka merong ubo, sipon yung ating alaga, kadalasan yan, pneumonia po yan, mga boss, ano? So, yan yung ating tylosin, maganda yan, mga boss, sa enzotic pneumonia. So, combination pa rin ng amoxicillin at tylosin yung maganda para sa mga respiratory diseases ng ating mga alaga. Okay? So, yan, mga boss, yung amoxicillin plus tylosin, maganda yan para sa mga sakit. Okay, so sa respiratory tract, sa intestinal tract, at maging man doon sa urinary tract, mga boss. Okay? So napakaganda. Yung table na yan, pag-aralan po ninyo kahit pa isa-isa lang. At least hanggang sa matutunan ninyo yung mga basic na kaalaman sa antibiotic, mga boss. Basic lang naman, pero napaka-importante po niyan. Okay? So puntahan ninyo yung table na yan. Ilalagay ko yung link doon sa baba. Okay, so yan yung ating video, mga boss. Sana na-take note po ninyo, mag-chat down kayo. Sana po naintindihan ninyo kasi meron tayong mga subscribers, mga boss, na mga technician. Kaya medyo malalim-lalim na pag-aaral yung ginawa natin ngayon.
So kung maaring ordinary viewer ka lang, ordinary ka lang na nag-aalaga ng baboy, maaring hindi mo masyadong na-gets yung ating discussion, pero take note mo lang, ulitin mo yung ating video para talaga maintindihan mo kung ano yung ating ibig sabihin para mas lalong lumawak ang kaalaman mo sa pag-aalaga natin at paggagamot ng mga sakit ng ating mga baboy. Salamat po sa inyo mga boss. God bless and bye-bye.